May isang maitim na tundok ang nakita. Akala ng babae nagkamali lang. Pero siya ay napasigaw, dahil may taong naglalakad sa cable. At hindi bababa sa 500 metro ang taas. Parang nililipad ang kanyang mga paa. Hindi pa siya stable. Sumasabay pa sa hangin. Pero hindi siya takot. Ngumiti pa siya. Mas nakakatakot dahil wala siyang suot na proteksyon. Sa isang maliit na pagkakamali, mahuhulog siya at mababalian. Dumarami na rin ang mga tao sa baba. Nakatingin sila lahat sa lalaki. Nasa kalagitnaan na siya. Malalagpasan na ang gitna. Pero biglang nakita ng lalaki. Dapat nasa taas ang lock. Pero sinong tanga ang naglagay nito sa baba? Parang bomba. Pag natapakan ito, siguradong manghulog. Nag-alinlangan siya. Pero sa huli ay nilaktawan niya. Nang nasa cable na ang paa, saka dahan-dahan niyang tinaas ang kaliwang paa. Mabuti at wala nang hadlang pa. Matagumpay niya itong nadaanan. Na-survive niya. Napangiti pa siya. May tiwala na siya sa sarili. Isa-isang yapak. Hanggang nakarating sa dulo. Maswerte dahil walang aksidente. Matagumpay na natapos niya ito. Nang nakatapak na ang kaliwang paa, nagpalakpakan ang mga tao. Pinuri nila ang pagtatanghal na ito. Pero parang di natuwa ang lalaki. Nakatingin siya sa malayo. Saka gumawa ng desisyon. Hindi pa nakaka-react. Naglakad ulit ang lalaki. Hindi ito katulad ng kanina. Naglakad siya na parabang nasa lupa lang. Mas bumilis pa. Mas malawak pa ang mga yabag. Pero di pa siya satisfied dito. Tumigil siya sa gitna. Ang kanang paa na nasugatan kanina ay inatras niya. Lumabas ang dugo sa sapatos. Tiniis niya ang sakit, saka lumuhad sa cable. Nakaluhod siya sa cable sa taas ng ere. Inabot niya ang kamay. Nagbigay pugay siya sa mga kableng bumubuhay sa kanya. Isang pagpupugay sa larangan niya. Sumalo daw siya sa buong New York. Nagpalakpakan ang mga tao. Lahat ay namangha sa gawin ng mga lalaki. Tumayo na ang lalaki. Handa na niyang tapusin ito. Pero may dalawang pulis ang dumating. Hinuli nila ang kasama. Tinawag pa siya na bumalik na. Hindi siya nang gulo nang makita ang mga pulis. Nakinig siya sa kanila. Isang hakbang na lang ang layo. Bigla siyang tumigil. Saka ngumiti. Nilagay niya ang pole sa likuran. Di pa tapos. Saka tumalikod pa. Nagulat ang pulis sa ginawa niya. Pero di sila pinansin ng lalaki. Pumagit na siya ulit. Tumingin siya sa baba. Nakita niya nga, lumuhad pa. Sa harap ng lahat, sinubukan niya ang isang kilos. Binaba ang pole saka lumuhad. Inilabas ang dalawang braso. Samandal din ang katawan. Inenjoy niya ang mapanganib ngunit nakamamanghang taas. Dahil dito, dumating pa ang ilang pulis. Naglaro ang lalaki. Bit-bit ang pole. At parang sumayaw sa cable. Tumango lang siya ng binyantaan. Saka tumalikod at naglakad ulit. Nang makita ang dalawang pulis na nakatingin. Parang nagalit siya. Nilagay ang pole sa cable. Saka pinakita ang bagong galaw. Nilagay ang mga kamay sa dibdib. At hinarap ang mga pulis. Kahit na iniihit ng hangin ang lalaki. Pero di siya umaatres. Matatag na tumayo. Parang sinasabi na siya ang hari. Pero ang di niya alam, sa baba ng 500 metro. Nagkakagulo na sa baba. Ayaw nang magtrabaho ng mga tao. Nanonood na lang. Marami na rin pulis. Napansin ng lalaki na uulan na. Babalik na sana. Pero nagkaproblema. Lumuwag ang buckle. Masisira na ito. Di inaasahan. Lumipad ang tornilyo. Nadulas ang lalaki. Nagulat ang mga tao. Dumating na rin ang helicopter. Sinabing sobra 100 ang batas na nilabag. Kung hindi pa baba ay pipilitin siyang kunin. Umihip ang malamig na hangin. Nanginginig na rin ang sugat niya. Dumudugo ito. Kung hindi pa ito gagamutin ay delikado na. Kaya hinarap niya ang hangin. Dahan-dahan na bumalik. Di alam gaano katagal. Nakarating na rin siya sa bubong. Aakyat na sana. Biglang nanginig ang mga binti. Hindi na rin kaya ng cable ang bigat niya. Mapuputol na ito. Nakatingin naman ang lahat sa paligid. Malapit nang mahulog nang biglang bumalans siya ulit. Saka ngumiti. Nang makitang naisahan ang mga pulis. Nagpa siya siyang tapusin na ang palabas. Tinapon niya ang pole. Saka sinabing, ako si Philip Petit, isa akong lineman. Hinuli si Philip ng mga pulis. Dinala siya sa istasyon. Pero di siya malungkot. Dahil nakita ng lahat ang kanyang pagtatanghal. Pinapalakpakan siya. Pati ang hepe ay bilib sa kanya. Mabuti at walang masamang nangyari sa ginawa niya. Hinatulan siya ng korte na magtanghal ng libre para sa mga bata. Pinuri rin ng may-ari ng tore ang kanyang pagtanghal. Binigyan siya ng pass para sa gusali. Isa itong tunay na kwento. Halo ito mula sa kwento ni Philip Petit.
Baka para sa iba ay hindi ito nakamamangha. Ngunit kapag inilagay mo ang iyong lahat sa isang bagay, matagumpay man o bigo, may matututunan pa rin. Dahil binigyan mo ng kahulugan.